Hi! This is Weng! Welcome to my YouTube channel! So sa video natin ngayong araw, ibibigyan natin ang final update yung aking mga Fresh Skin Lab 98% Tomato Glass Skin Product na tinry ko before bago pa ako manganak. So kung gusto nyo malaman kung ano yung naging experience ko while using the products, keep on watching! Bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel dito sa Teacher Weng. Huwag na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayo ma-notify every time na may bago akong upload. Tapos, hingi rin ako ng tulong sa inyo na i-like nyo yung aking Facebook page, which is Teacher Weng. Ayan, tulungan nyo akong dumami ang aking mga likers. Nagkaroon ako ng siguro mga dalawang review nitong Fresh Skin Lab 98% Tomato Glass Skin products na ito. Kaya lang yung pangalawang review, hindi ako masyadong nasatisfy sa mga pinagsasabi ko. Parang na-realize ko, ang pangit ko palang mag-product review. So this time, magbabagong buhay ako and I'll make sure na gagawin kong straight to the point lahat. So bago ang lahat, isa-isahin natin yung mga products na re-reviewin natin ngayong araw. So ting gel lotion, sleeping pack, water drop cream, toner, face and body mist. By the way, yung mga products na to, mabibili mo silang lahat sa Watsons. So, nga lang, dahil hindi tayo pwedeng basta magpunta ng mall, meron kayong makikitang flagship store nito sa Lazada. Yun nga lang, parang hindi na kumpleto lahat ng products kasi sobrang mabili talaga tong products na ito. So, napabili ako ng lahat ng mga products na ito kasi natuwa talaga ako dito. Meron nga akong separate review nito sa aking YouTube channel. Bigyan na rin natin ang maigsing review rito. Itong 98 Tomato Glass Skin Soothing Gel Lotion na to, pwede siya sa katawan at pwede siya sa mukha. Kaya lang hindi ko siya ginamit sa katawan kasi feeling ko pagka sa katawan ko siya ginagamit, medyo mainit siya. Hindi talaga ako mahiling mag-lotion. Meron lang akong particular na lotion na ginagamit at bihira-bihira ako pang gamitin kasi talaga parang feeling ko pag nag-lotion ako, naiinitan yung katawan ko. Ginagamit ko to particularly sa mukha lang, sa mukha. Ginagamit ko sa gabi at ina-apply ko siya ng makapal. Ito yung unang-una kong ginamit. Ang naging experience ko rito, di ba nung bandang December, gayang balat natin kasi mahangin, hanggang February yun. So ginagamit ko siya and talagang nakaka-moisturize ng skin. Yung pagbabalat, yung panunuyo, lahat yon natanggal niya, nasolusyonan niya. Talagang nag-glow ang skin ko noon. Ayan, saka ang good thing about this product, pwede siyang gamitin kahit buntis. Pero syempre, try at your own risk. Masayalan kasi ang balat ng buntis. Kaya hindi ko rin naman nire-recommend na gumamit kayo nito nang hindi kayo kumukonsulta sa doktor. So much better to consult your doctor. Pero ako, ginamit ko to nung buntis ako and okay naman siya sa akin. So, after kong ma-try itong product na ito, dahil nga nagandahan ako ng sobrang-sobra, i-share ko pa yung konti nito sa friend ko para ma-try niya. Tapos, bumili na rin ako ng mga ibang products, yung mga pinakita ko sa inyo ngayon. So, isunod natin itong ating toner. Mahilig ako mag-toner, pero ang toner na ginagamit ko as much as possible, yung mga hindi alcohol-based. Kasi pag alcohol-based, nakakadaray ng balat. So, ginagamit ko to after maligo. Minsan, hindi ko na ginagamitan ng bulak, minsan ginagamitan ko ng bulak. Pag hindi ko siya ginagamitan ng bulak, nilalagay ko lang siya sa kamay and then ini-spread out ko sa aking mukha. Ngayon, pagka kailangan ko magtanggal ng makeup, gumagamit syempre ako ng bulak. Magandang ano to, magandang isunod to sa micellar water kasi lahat ng hindi matatanggal ng micellar water, natatanggal niya. Maganda siyang panglinis ng mukha. Tapos kapag naman gagamitin mo siya after maligo, kung ano man yung moisture na na-strip out after mong maligo, syempre naghilamos ka, so na-strip out yung mga oil, at sinama na doon pati yung moisture. So naibabalik yung pH balance ng iyong mukha. So, meron pang natira dun sa product natin, although matagal ko na siyang ginagamit. Nung huling review ko nito, kung hindi ako nagkakamali, bago pa ako manganak, and magti-3 months na yung anak ko. So, 3 months na sa akin to, pero marami-rami pa yung product. Bakit? Kasi nga, tinitipid ko siya. So, ginagamitan ko siya ng ganito lang kanipis na cotton kasi kapag ganito lang kanipis yung cotton, mamaunting product lang ang madidispense mo at makocover na yung buong mukha mo. Hindi katulad kapag gagamit ka ng cotton na yung cotton balls, medyo maraming product na sasama at maraming product na masasayang. Proceed naman tayo dito sa kanilang, I guess, isa to sa mga bestseller products nila kasi ito, lagi itong out of stock. Itong 98% Tomato Glass Skin Water Drop Cream. Ito kasing water drop cream. Ito yung ginagamit after mo mag-toner. Ginagamit ko sa umaga kasi ito ay may SPF 30. Ang maganda kasi dito sa water drop cream, bagay na bagay siya, especially kapag ka ngayon na mainit ang panahon kasi hindi mainit yung product. Water drop siya as in, naging watery siya after mo ipahid sa mukha. So ganito siya, para siyang cream, pero kapag ka in-apply mo siya sa mukha, naging watery siya. So kung di ako nagkakamali, parang cream to toner yata ang tawag dito. Something like that. This is dye-free, alcohol-free, paraben-free
free, mineral free, and benzophenone free. So ginamit ko rin to nung buntis ako. Ayan, so maganda siya sa skin. So dahil SPF 30 na siya, ginagamit ko na rin siya as aking sunscreen. Pagka hindi naman ako sobrang mabibilad sa araw, hindi na ako gumagamit ng another sunscreen. So okay na sa akin ito. Ang maganda rito, katulad to nung paborito kong sunscreen na watery, kaya hindi siya mabigat sa feeling. Parang wala kang pinahid sa mukha, parang nagpahid ka lang ng tubig. Ayan, very ano siya, very nakaka-moisturize siya, nakaka-hydrate at nakaka-fresh ng skin. Ayan, so ito sa isa to sa mga product na nagustuhan ko sa kanila. So nag-aabang ako nito sa Lazada, inilagay ko siya sa wishlist ko. Just in case na may available, bibili ako kahit na hindi pa masyadong ubos. Yes, hindi pa siya masyadong ubos dahil meron pang natitira sa kanya kasi sobrang tipid niya lang gamitin. Hindi mo naman kasi kailangang kapalan, kaya okay na siya. Kahit konti lang, makukover niya na yung face mo. So, another favorite ko sa mga products nila ay ito. Ayan, itong mist na ito. Mahilig ako mag-mist, kaya lang, merong mga mist talaga. Siguro, may mga mist talaga na sa una lang maganda sa akin. So, kung familiar kayo dun sa aloe vera mist ng Nature Republic, nung una okay sa akin, tapos the following mga weeks, nagkaroon ako ng tagyawat. Tapos, gumamit naman ako ng Lux Organics, yung kulay pink na rose water. Sa una lang din maganda. Pagkatapos, nito nangangati na yung mukha ko. Natuwa ako kasi dito sa mist na to. So far, hindi pa nangangati yung mukha ko. Medyo marami-rami na siyang nauubo. Sa mukha ko lang siya ina-apply. This is face and body mist. Pwede rin siyang makeup setter. Ang nagustuhan ko rito is, meron siyang sun protection, which is SPF 50. So, ginagawa ko rin siyang alternative para sa sunscreen. So, ini-apply ko siya sa mukha ko paglalabas ako. So, commonly naman, lumalabas ako pagka mag-grocery lang kasi bawal naman talaga lumabas ngayon. So, another thing na nagustuhan ko rito, kung halimbawa nagtatrabaho ka at talagang nabibilad ka or madalas kang nabibilad sa araw, syempre kailangan mo mag-reapply ng yung sunscreen. Yun nga lang, kung naka-makeup ka, medyo jahe kung tatanggalin mo yung makeup mo, then reapply ng sunscreen, then patong uli ng makeup. So, ang maganda rito, you can use this as alternative nga sa iyong ordinary na sunblock na ginagamit kasi all you need to do is to spray it to your face and mag-aado siya ng protection sa iyong mukha. Kaya hindi mo na kailangang mag-remove ng makeup. At isa pa, it also have vitamin C and vitamin E, kaya nakaka-glow siya ng skin. So, lastly, itong ating 98 Tomato Glass Skin. This is sleeping pack. Concentrated overnight mask for a nourished and luminous white glow. So, hindi ko alam kung anong pagkakaiba nito, pero sabi, this one is concentrated. Okay naman siya sa skin ko, nakaka-hydrate naman siya. But the problem is, siguro dahil masyado siyang concentrated, minsan mayroon pang pagkakataon na makati siya sa mukha. Hindi naman siya sobrang kati, as in na sobrang kati. Halimbawa may isang spot sa mukha ko, bawa isa, magkakaroon na parang maliit na pamumula. Tapos parang feeling ko makati siya. Hindi siya katulad nitong mga nauna kong product na tinry na wala akong nararamdaman na kahit ano. Na feeling ko lang na hydrate lang skin ko or naging fresh lang. Pero ito, malambot naman siya sa skin. Pagising mo sa maga, mapifeel mo, ay, ang lambot ng skin ko. Pero, siguro dahil sa sobrang lagkit niya, tapos ang init ng panahon ngayon, minsan naging itchy na siya sa sobrang lambot or sa sobrang parang concentrated niya. Yun lang hindi ko nagustuhan dito, no? So, siguro itong product na ito, maganda siyang gamitin kapag malamig ang panahon, yung talagang dry ang skin mo. Pero pagka ganito kainit ang panahon, dahil concentrated siya, talagang hindi ko maintindihan, pero hindi ko siya talaga masyadong bet. Tapos, maunti pa yung nilalagay ko sa mukha ko, ha? Kasi sabi dito, kailangan mo maglagay ng marami. As in, bonggang amount sa iyong face kasi nga mask nga ito. Ako, nilalagay ko lang yung sapat na dami lang sa mukha ko, wag lang di ma-cover. Hindi ko siya talagang, hindi generous yung pag-a-apply ko. Pero, nakakaramdam pa rin ako ng medyo makati. Ayun, so hindi ko siya masyadong bet. Pero syempre, magkakaiba naman tayo ng balat. Siguro, kung hindi to hiyang sa akin, maybe hiyang to sa inyo. So, all in all, nagustuhan ko naman silang lahat. Medyo hindi ko lang gusto talaga yung sleeping pack kasi nga medyo nangangati ako. Pero, mostly ng mga products nila talaga namang nahiyang ako and highly recommended ko naman siya. Yun nga lang, dahil magkakaiba tayo ng balat, maaaring nahiyang to sa akin, pero po pwede hindi mahiyang sa inyo. Kaya, syempre, bago tayo gamit ng product, don't forget to do skin test bago nyo i-apply para hindi ma-irritate ang inyong skin. Kasi mahirap na, mahirap magbalik ng kagandahan kapag ka
na-irritate na yan. Ayan, so that's all for today's video. Sana nagustuhan nyo yung review ko dito sa 98% Tomato Glass Skin Products ng Fresh Skin Lab. Ayan, so sa mga gusto mag-try, these products are available sa Watsons. So dahil hindi tayo makapunta ng Watsons, you can check it sa Lazada. Meron silang flagship store doon, yung Fresh Skin Lab flagship store, or pwede rin dun sa Watson na flagship store. So, makita-kita po tayo muli sa aking mga susunod pang video. See you in my next one. Bye!